So yan guys, waiting tayo dito ngayon sa tricycle ko dahil hihintayin ko yung client ko na tatapusin namin yung tattoo niya na sleeve. Yan. So yan guys, waiting tayo dito ngayon sa labas, hinintay ko yung client ko na papatuloy yung tattoo niya. Walang magawa eh, kaya tambay muna ako dito sa labas. So yan guys, video muna tayo ngayon. wala pa yung client eh. Pagtripan ko muna yung mga puno. Yan, napakasolid ng camera nito mga lods. Yan, kitang-kita nyo naman, napakaliwanag. Ang ganda ng kulay. Yan o, ganda no. Ganda ng kuha ng mga clouds. In everything, yun o, Timmy Chick. Isa mo, bilis, takbo. Sila guys. O, yan na nga sila. Ayun na yung client ko. Ulaw. Naulaw kayo? Okay naman na siya no? Ha? Okay naman. Okay na siya. Ang ganda ng pagkakaano niya. Nilalagyan mo pa yung gamot? Oo, nilalagyan ko araw-araw. Pero huwag masyado ano. Sobra, huwag mo masyado. So ito na guys yung ano, yung tinato ko ng first session. Ito tutuloy namin dito sa taas. Yan. Upper part naman tayo. So tara boss. Ha? Tapa pa ng mirror. So yan guys, tapos ko na yung stencil at naidikit ko na yung design. Ayan. Ayan na po siya. Bali, dadagdagan ko na lang ng mga details niya sa gilid-gilid para pumantay siya dun sa baba. Bali, magdadagdag na lang ako ng bulaklak siguro sa baba. Para naman magandang tingnan. Tsaka siguro konting details na rin sa gilid para medyo lumaki yung design. Yan, at tapos ko na po i-prehan yung bulaklak na dinagdag ko sa baba para pumantay dun sa taas. Para maganda naman siyang tignan. Ito, at magsisimula na ako at siguro lining muna. Mamaya ko na siya i-shade pag ano, nalagyan ko na ng mga lining sa gilid at saka may pantay ko na yung bulaklak na nasa taas. Yan, at bali na sa taas na ako ng paglalining. Yung paglalining, sinisimulan ko muna sa ano, sa manipis sa gilid.
Ayan na guys, marinatapos ko na yung training niya, na malapit ko na rin siyang makalahati, kaya konting taste pa sir, konting-konti na lang kung ano hihintayin niya bago matapos. Saling gagawin ko dyan, isi-shade ko na siya, isi-shade ko na yung lotus para sa itaas, tutuloy ko ulit yung lining. Ayan, tapos ko na yung shading. Sunod ko naman yung kanya mas para ano naman unti-unti lang. So yan guys, nasa pinakataas na tayong part na sa mukha na po ako. So ito na po yung pinaka last na part na gagawin ko para makompleto na yung line niya at masimulan ko na rin yung mga shading. Alam nyo guys, dyan ako nahihirapan sa pagtatato sa mata, lalo na yung mga ganyan na part. Pag sa portrait, yung mata dyan ako nahihirapan eh, hirap na hirap ako dyan. Pero siyempre pagpapractice din. Salamat sa mga naging client ko na nagpatato ng portrait, hanggang naka-ensayo ako. Maraming salamat. Tsaka first time ko palang mag full sleeve ng costume. Tsaka first time ko na rin nag-edit ng sleeve na tattoo, kasi ang binigay sa akin ni boss na design, Mama Mary, tapos hanyamas naman sa baba. Sabi ko kay boss, parang hindi naman bagay sir, sabi ko sa kanya. Sabi naman ni boss sa akin, yung mukha ni Mama Mary, palitan ko daw ng hanyamas. Ngayon, trinay ko siya. Sabi ko kay boss, hindi talaga bagay sir, pangit tignan, sabi ko sa kanya. Sabi ko, gagawa na lang ako ng design na may mukha ng babae, tapos may hanyamas. Tapos sa baba, yung binigay niya sa akin design, papalitan ko na lang, kasi sabi niya sa akin gusto daw niya ng neutral na design sa gilid, na gusto niya yung details sa gilid. Tapos ano siya ng neutral, sabi ko naman, sige sir, try ko, sabi ko sa kanya. Ngayon, nung gumawa ako ng design, naisip ko, gawa na lang kaya ako ng hanyamas na neutral. Tapos yun, ako, pumunta ako sa Google, nagtingin-tingin ako ng design dun, hanggang nakakita ako ng design. Tapos ginawa ko, pinagdikit ko na lang siya. Ngayon, yung nagawa ko ng design, nakita ni sir, sabi niya, okay, sabi niya, ang ganda, sabi sa akin. Yun. Nung natapos ko na yung design at nilagay ko na yung stencil sa isang kamay niya, naisip niya, sabi niya, ano kaya kung palitan natin ng mukha ng girlfriend ko yung ano, yung babae dun sa taas, sabi niya sa akin. Sabi niya,
posible ba yun? Sabi sa akin. Sabi ko, okay naman sir, pwede naman, sabi ko sa kanya. Eh, sabi ko sa kanya, kaso lang, naidikit ko na yung stencil sir, sabi ko sa kanya. Isakto may lakad pa siya, inatapos ko na yung design sa baba. Eh, sabi ko sa kanya, balik ka na lang sa next day sir, sabi ko sa kanya, ta i-edit ko yung design. Hindi naman tayo nagmamadali, sabi ko naman sa kanya. Kaya yun, so pumayag si sir. Nung nagawa ko ng design, tuwang-tuwa si sir, tapos pinakita niya sa girlfriend niya, tuwang-tuwa din yung girlfriend niya, sabi niya, ang ganda, sabi. Kaya yun, nasaya na rin ako dahil nagawa ko ng maayos yung design na gusto ni sir, kaya okay naman, okay na okay. Yan na siya guys, tapos ko na yung mukha. Dali meron pa palang lotus flower sa taas na tatapusin ko. Siguro lalainingan ko pa siya. Lining ulit, tapos shading. Pagkatapos nun, mga konting shadow, tsaka pinakahuli yung puti. So yan, sa lotus flower naman tayo ngayon. Ito po. Bali, nakalahati ko na siya. Hindi ko na nai-video yung kalahati kasi wala akong taga-video eh. Mag-isa ko lang na nabibideo tapos nagtatato. Mahirap din kasi yung mag-vlog ka tapos sasabay mo sa tato. Pero okay naman. Carry. Carry yan. Basta may pakita ko sa inyo yung mga gawa ko. Masaya na ako. Kahit pagod. Bali, ano pala. Nagsimula kami ng mga 10:30 ng umaga. Siguro ang oras ngayon dyan, ano, mga 3, nasa 3 siguro, 3 PM, kasi patigil-tigil kami ni sir. Nagsusundo ako sa school kasi yung mga anak ko, kaya tensya ka na sir kung medyo nasaktan kita ng matagal, nakapagpahinga dahil nga ba, masakit kapag nakapagpahinga. So ito na po guys, tapos na po ako. Hindi ko na po nai-video ng buo kasi wala kasing mag-video eh. Nakakapagod din kasing mag-tutok ng camera. Kaya hindi ko na siya nakukuhaanan. Tsaka sabi ni sir, sir, tagal pa ba? Sakit na kasi eh. Tignan mo ba naman yun eh, ang laki-laki tato. Tapos first time pa ni sir magpatato, sleeve agad yung gusto niya. Kaya salamat sa iyo sir, ang tibay mo. Ang pinagpiliban ko kay sir kasi first time niya magpatato. First time niya tapos sleeve agad yung gusto niya. Karamihan pa naman ng mga first time maliliit lang, pero meron din naman yung mga malalaki pero hindi ganyan na sleeve. Kaya sabi ko, tibay ni sir, pwedeng pang kompi. Tibay niya, ang ganda nung pasok ng karayong sa katawan niya, tapos yung ink talagang pasok na pasok. Ang ganda nung pagkakashade nung ano, dali lang siya nung ano. Kaya mabilis lang akong natapos. Siguro sa total of total lahat ng 10 hours sleeve, yung sleeve niya natapos. Salamat.